So ayun po mga kaibigan, magandang morning. At syempre sa araw na ito ay bumili tayo ng dalawang wheelchair para po sa dalawang nanay na at isang nanay at isang tatay na ating papasayahin sa araw na ito. And sobrang salamat tayo sa ating mga butihing sponsor na siyang tumulong ho sa atin para talaga naman ay magkaroon tayo ng matugunan natin ang hamon at hiling ng ating mga kapatid sa ating po channel. So dalawang wheelchair po ang ating bibigay mga kapatid, and this is courtesy of Ma'am Tracy Cato. Maraming salamat po Ma'am Tracy sa iyong kabutihan. Talagang na-shock ako sapagkat sinurpresa mo rin ako. Thank you so much po. Ayan po ang aking may bahay. Ayan, isang kaway dyan. Yes, kasama po natin. Of course, si Sir Jumar. At kami po, nakaalis na po kami rito sa Maynila. So balit habang nasa biyahe kami, ay nakapansin ako ng isang taxi na nakaparada sa ilalim ng puno ng mangga. At may isang taong kumakain sa likuran. Sa wari ko, ito ang driver. Naantig ako sa aking nakita, kaya't bumaba ako upang kunan siya ng video, at nang sa gayon ay makapanayam ko pa na rin. Malayo pa kinukunan ko na siya ng video nang hindi niya namamalayan. Sa wari ko, siya nga ang driver, at talagang naantig ako sa aking nakitang kumakain siya. Kumakain siya sa likuran ng kanyang sasakyan. At wala ngang plato kundi supot lang ang kanyang ginagamit. Narito't malapitan natin nang sa ganun ay ating ma-interview. Magandang hapon po. Agad ng umaga. Ano, kumakain ho kayo? Sa inyo po ito, may naman eh, ho? Taxi driver kayo? Ba't dito kayo kumakain? Dito na inabot eh. Ah, dito na inabot? Inutom na eh. Inutom na rin. Magkano ang ano ninyo? Boundary. Boundary? Yeah. Bago naman dito, yung dati mo pinapakura. Ano, 900. Opo. Pero lumang modelo yun. Oh. Yung ngayon, binabaan. Lumipat ako. Pero nga, nagbaba sila. Pero hindi kayo kumakain sa karinderya? Ano ko? Mas nakakatipid kayo dito sa ginagawa nyo? Safety. Safety din. Ah. Mahirap doon. Kaya ako dito din kayo kumakain. Oo, pero kumusta na po naman yung kita ninyo ngayon? Ano? Malayo-malayo sa nakaraan. Wala hindi, ngayon pong araw, itong oras na ito, nakamagkano na ho kayo? Una sa 400 pa lang. 400? Anong oras na? Alas 10 na? Oo, oh, yung gas ko, yung takbo ko nasa 80 na, mayigit. Kilometro. Ilan po yung anak ninyo? Ha? Ilan po ang anak ninyo? Wala, binata ho. Ha, binata kayo? Oo. Oh. Wala ho kayong binubuhay, ibig sabihin. Hindi, magulang ko, nanay ko, tsaka yung mga pamangkin ko.
Ah, ikaw ang bumubuhay. Kaya ka kumakayod. Oo. Sige, kain po kayo, tay. Kain po kayo. Para ano? Hindi mo naka-video. Hindi mo mag... kaya nadaanan ko kayo, kaya ganyan ho. Eh, wala naman problema. Opo, naano ho ako sa inyo kasi sabi ko, taxi driver, tapos kumakain sa ganito, parang nakaka-touch lang, di ba? Kasi dati, mga taxi driver, siyempre sa karinderya kumakain, mga ganyan. Ang bago ka eh. Oo. Kumakain ko lang, magkain. Sumali tayo ang binubuhay ninyo, yung ano-ano, yung magulang ninyo. Oo. Ang hirap ng buhay. Kakain ka pa pala naman doon. Saka... Oo nga ho, sobrang hirap na, no? Oo. Tay, natuwa lang ako at na-touch din ako na ganito sitwasyon, nakita kita. Bibigyan kita ng regalo, tay. Kaya, ako si Taong Galaho, ako isang vlogger. Ako? Vlogger po ako. Ano ba, makita mo ako doon? Opo. Ito, tay. Sana maka-ano sa'yo. Ay, maraming salamat po. Bigas, oh. Para maka... Ay, maraming kulog to. Opo. Kita, kita po. Kayong kumakain kaya. Kaya kami mga taxi, ganyan ang stati namin ngayon. Ngayon, ah? Kasi ang naiuwi lang namin sa ngayon, gaya, nagkaroon ng alas 6, diba? Nagkaroon ng alas 6 na kapyo. Oh. Kapag-uwi ako, 79 pesos. 79 pesos? Pagka hindi ka naka-bounder eh, tatanggalin ka. Wala pagkakita. So, discarte na lang, no? Paano makakatipid? Hindi, sa ngayon, ang hirap pa rin. Uh-huh. Kasi pagdating ng alas 7, alas 8, ang mga tao, hindi gaya nung araw. Oo, ngayon wala na pag-aso. Ngayon kahit sabihin mo nagluwag na, para nasanay na yung mga tao sa gabi, hindi na lumalabas. Kaya pala si tatay kumakain sa ilalim ng puno at sa likuran ng kanyang sasakyan ay para magkadiskarte lamang dahil minsan kulang sa boundary ang kanyang kinikita. At para-paraan na lang, makakain lang, tipid-tipid ika nga. Kaya pala, ganun ang kanyang ginagawa. Parang probinsya ng ano. Ano ho pa pangalan ninyo, tatay? Adrian po. Adrian. Okay. Adrian, ng ano pong taxi ninyo? Rosary. Ay, ito, si... Ayan. Rosary Taxi Transport. Oh. Kami yung mga taxi, nagbabaho na kami, hindi kaya dati. Sa hirap pumunta. Oo, kasi at least kahit paano nakakatipid, ano? Oo. Eh, may uwi lang namin. 400. Sandre, pinakamataas yung 7. Hirap ngayon. Sobra. Kung pagpalit tayo sa situation, napakabuya ka sa biyahe. Pero kahit pa paano, sinatsaga pa rin, tuloy-tuloy pa rin. Ano, kahit pa paano. Kasi nakatambay ka lang. Oh. Mahirap. At least kahit pa paano, may ano, may papasok kahit ano man yan. Yun nga lang, parang sugal. Ano tayo, ano? Ha? Parang sugal. Ay, oo. Oh. Hindi mo alam kung kikita ka o kaya tabla-tabla lang sa boundary. Hindi, minsan kasi short, hulug-hulugan na lang. Ah, nakakaintindi naman yung ano, yung... Pero isang pinapasukan ko, hindi nakakaintindi kayo, malis ako. Dito naman, mas maluwag-luwag. Pag diba, mas short ka na. Kasi kung ibibigay mo lahat... Opo. Wala ka nang... Wala din makakain. Diba? Diba? Buti na lang nakita ko kayo at siyempre ano malaking tulong yung ilang araw pantawid yan na bigas natin. Ano? Ay, oo. Ano yun? Salamat nga ako eh. Opo, opo. Sa Diyos po tayo magpasalamat. Kakain ka rin din yan, magkahalang ulam. Dito. Gano'n to, hanggang tanghali pa. Ah, ganun ba? Yan si tatay ah. Nakita namin na kumakain sa... ilalim ng punong mangga ito, isang taxi driver. Para makita ng nanay ko. Oh? Para maalaman niya kung gano'ng kahirap kung gano'ng buhay. Ano pangalan ng nanay mo? Shout out mo na. Josephine Bato. Ayan, shout out nanay Josephine Bato. Ito si tatay. Oh, para kasi, lagi ang pag, mas umintindi niya yung kapag sa provincia, makakabuisip. Ah, parang ano kayo, inuobliga kayo? Papadala pa siya doon. Ano papadala pa siya? Ay, yung dalawang anak sa amin. Kaya ko kailangan kumayo din po kayo.
Eh dapat po pag-usapan niyo na lang na kailangan para maintindihan niya gaano kahirap ang buhay. Opo. Nag-request si tatay na patayin ang camera. At marami siyang mga sinabi sa akin. Mga sinabi na ayaw niyang iparinig sa iba. Parang batang nagsusumbong sa sitwasyon niya. Bagamat ang nakita ko at naramdaman sa kanya habang kami ay nag-uusap, ang sitwasyon na ang pandemyang ito, ang dulot ay talagang nasasapol ang mga taong nasa laylayan ng lipunan. Gaano man sila kadiskarte, gaano man nila pinipilit na bumangon, sadyang hindi umaayon ang pagkakataon. Subalit si Tatay Adrian, tuloy pa rin ang gagawan, tuloy pa rin ang paglaban, sapagkat may binubuhay siyang pamilya kahit siya'y binata pa. Sigay ko, mga ipugaw. Oo. Hindi nyo inubos yung kanin nyo, ibig sabihin mamaya pa yan. Mamaya, reserva naman. Pati yung ulam din ninyo, hindi nyo rin inubos. Ganyan, diskarte. Diskarte lang, no? Para may maiuwi ka. Mayroon kang talagang maiuwi. Ubusin mo yan, eh. Eh, kahit pa paano ngayon tayo, at least masaya ka. Ano yung pag maiuwi ka, siguradong bigas, ano? Bagay yan, ha? Oo, may bigas ka na, no? Kuha. Okay. Ulam na lang, boss. Ulam na lang. Ulam na lang. Oh, sige. Panahon na yun. Tingnan, nakakain pa kami. Diba, wala na makain. Yun nga, oo. Tatapaho yun. Pero paano may makain? Oh, sige tayo, hindi na kita abalahin, ha? Naghahabol ako, eh. Opo, opo. Sige, ho. Sana ho, makadami ka ng kita. Oo, sana. Lalo din ko, mahirap ang biyahe. Oo, ma, oo. Ang biyahe ngayon, ulit hanggang ano lang. Serious, pag may trabaho. Oo. Hindi naman halatat, may hanap buhay. Kaya, hindi rin nakukuha yung masyadong kita nung... Nang araw-araw ato. Ano, pang kain-kain, pag-support sa bahay, yung kinikita. Pero pwede na, kaysa wala. Ayan po si tatay. Para po sa mga nakakita, sana ho, pag nakaano kayo, sakyan natin ng mga taxi. Kasi tulong, parang tulong na rin natin sa kanila. Ito po yung sitwasyon nila. Sa halip na kumakain sila sa karinderya, diskarte na lang. Dahil mahal, mahirap, delikado. So diskarte na lang para kung paano makatipid. Buti na nakita namin si tatay. At least kahit paano. Tay, sigurado, sana makatawid sa'yo yung 5 kilong bigas na yan. Kung pa ganun pa man, ako ay nagpapasalamat kay Tatay Adrian sapagkat sa kabila ng kahirapan na kanyang nararamdaman, lumalaban pa rin siya ng patas at parihas. Ito ay karaniwang magandang pangitain na ang Pinoy ay talagang hindi mapanlamang. Saludo ako sa iyo, Tatay Adrian. Humayo ka at sana sa araw na ito ay swertihin ka at makabenta. Nang sa gayon ay masaya kang umuwi sa iyong tahanan. Maging mapagbigay sa gabay ng Diyos upang maging tulay sa mga hikahos. Simpleng kadakila ng pagtulong ng lubos, sorpresa ng tuwa sa puso ay dagos. O sino ba ngayon ang ayaw bang matapos? Lahat naman tayo gusto ng maging maayos. Ito ang panahon ng pagbibigayan, ito lang ang sarili, may kusang kabutihan.